Pastor Apollo Kibloy, may prangkang payo kay number 1 Senator Elect Robin Padilla. Robin, huwag na sanang tumulad kay Senator Manny Pacquiao na mag-ingat umano sa pananalita at biglang bumulusok pababa sa kanyang karera. Pero bago natin umpisan ang topic, mga kapatid, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated po kayo sa bago kong video dito sa Pilipinas. Magugunita at nag-trending si Robin Padilla sa kanyang ginawang pasasalamat kay Chris Aquino, di umano mas malaking naitulong sa kanya ng kampanya. Habang di naman nababanggit si President-elect Bongbong Marcos at hindi napasalamatan, dito tila pinagdududahan na rin ang karamihan ng kulay politika na rin si Robin Padilla. Payo si Pastor Apollo Kibloy. So much of that, may nagtanong sa akin, hindi ko maring ipagkibit balikat na lang ito sapagkat parang minsan sinisisi pa ako. Ako bumoto niyan dahil sa iyo. Ako bumoto niyan dahil din interview mo. Ayan. Bakit ngayon ibang kanyang pinasalamatan na wala namang kinalaman siguro noong mga panahong yon, hindi nababanggit. Ngayon, siya raw ang dahilan ng kanyang pagkapanalo. Well, ang inalangin ko na lang na sana hindi magkakamali ang ating kaibigan tulad ng kanyang pagkakamali noong siya ay sikat pa bilang batang-batang artistang biglang sumikat, biglang pumailan lang sa kasikatan na hindi niya nakaya ang kasikatan na yon. At bumagsak siya. At nakita pa nga niya ang kanyang sarili doon sa bilangguan. Ngayon, binigyan siya ng pangalawang pagkakataon na pumailan lang sa politika hanggang naging number one siya. Na sana ay huwag siyang magkamali sa kanyang mga hakbang, sa kanyang mga pananalita upang tunay na siya'y magtagumpay sa kanyang mga layunin. Sana ay hindi siya magkakamali, kundi bubulusok na naman siya at mawawala ang kanyang political capital na natamo bilang pangunahing senador ng ating bansa. Alam ninyo ang aking tinutukoy. Tulad ng isang sikat na boksingero, mahal ng Pilipino, lahat ng Pilipino ay nagmamahal sa kanya hanggang tumaya siya sa politika at pinasimulan ang kanyang ambisyon na maging presidente. Doon na nagpasimula ang lahat ng kanyang mga pagkakamali na naubos ang kanyang political capital. Ngayon, pagkatapos ng eleksyon, bangkarote sa kanyang political capital ay wala nang natira. Ibig sabihin nun, wala nang maniniwala sa iyo sa susunod. Pagkabangkarote ka sa iyong political capital, bangkarote ka, sa susunod, wala nang maniniwala sa iyo. Sasabihin ng tao, nililang mo lang kami. Inuto mo lang kami. Kasi intelligent democracy na tayo ngayon. So do not miss the chance. Kaya kailangan may advisor kayo, katulad ni PCQ. Sabi ko na sa inyo, stay humble. Give honor to him honor is due. Give respect to whom respect is due. Oh. Kahit konti pasalamatan mo naman yung kumupkup sa'yo, pinatayo ka sa entablado, pinasalita ka, pasalamatan mo rin siya. Huwag mo siyang kalimutan. O di ngayon, medyo yung bumoto sa'yo na taga doon,
masama ang kanilang loob. Ang tingin nila sa iyo ay isa kang sinungaling, isa kang opportunista, isa kang nagbabalat kayo. Paano mong mabubura ngayon ang imaheng yon? At paano ka magtatagumpay sa iyong mga hangarin bilang isang pangunahing senador? Kaya ako'y nananalangin na sana'y pag tayo'y nasa rurok ng tagumpay, manalangin tayo na gabayan ng Ama ang ating mga pananalita, ang ating mga daan upang tayo ay maging matagumpay at matulungan natin ang bansa. Ito tama itong mga palaala ni Chairman Pastor Apollo C. Quiboloy. Kailangan ito, lalo na sa mga baguhan o mga bagong halal o elected. Kailangan nila ay magkaroon ng gabay talaga at may paalala kung halimbawa anuman ang mga plano at dapat nilang gawin ay dapat ay isipin nila na sila ay elected, national, lalo tigit yung ating mga nanalo na nakarang election partner. Sabi ng ating Honorary Chairman, Pastor Apollo C. Quiboloy, Partner Mike, dapat maging mapagkumbaba at pasalamatan ang mga taong totoong nasa likod ng pagkapanalo. Ito nga ang paalala ng ating Honorary Chairman sa isang bagong halal na senador na nanguna sa senatorial race. Sa ngayon, nananalangin si Pastor Apollo na hindi ito maging katulad nung ito ay batang-batang artista na biglang sumikat, ngunit hindi na kaya ang kasikatan at bumagsak sa bilangguan. Sa Adi Pastor Apollo, dapat ibigay ang totoong karangalan sa taong tumulong sa kanya. Dagdag pa ni Pastor Apollo, hindi dapat nito gayahin ang dating boksingero na pumasok sa politika at tumakbo bilang Pangulo. Ayan. Well, alam na natin kung sino tinutukoy, eh, pero tama lang, paalaala, hindi naman masama yan kailangan eh. Dahil ako ang observation ko dyan, partner, bagito kasi. Mm-hmm. Yung pagiging bagito mo or bago ka sa politika, ay talagang marami kang adjustment. Maaaring may mga statement, may mga gagalawan na nakalimutan niyang siya'y politiko o nakalimutan niyang siya'y halal na taong bayan. Kasi nasanay siya sa matagal ng panahon, dekada na, na artista. Alam mo naman sa showbiz, pasintabi na po. Parang lahat na lang sasabihin mo dyan, okay-okay lang. Malayong malayo ang show business kaysa sa politika. Pag politika, elected ka pa, national position, well, dapat maging maingat. Kung magpasalamat ka, dapat pasalamatan mo ng lahat. Huwag mo nung bagitin ang particular na isang organization na baka makasama sa kabilang grupo na nakatulong sa iyo. So, paalala lang, Senador, hindi ako nakikialam. Nabasa ko kasi yung mga statement mo. Ako medyo napapailing din ako dun eh. Oo. Medyo kakaiba. Wala ka na sa showbiz. Kung nasa showbiz pa rin ang iyong diskarte, medyo mag-adjust ka na. Ako, ang advice ko, partner, ay dagdagan niya o maglagay siya ng mga totoong political advisor at media advisor. Huwag galing sa showbiz, pasitabi na po. Galing sa mga veterano sa politika, partner. Hindi lahat siguro ang nakasubaybay nito. Eh, ilan na yung gusto malaman kung ano ba talaga ang eksakto o statement, interview ba ito, nangyari ang pagpapalabas ng pahayag na ito? Well, may mga, sabi nila interview, hindi ko nakita yung interview. May mga statement, officially, ang ating po tinutukoy dito, banggitin natin, si Senator-elect Romen Padilla, alam naman nating artista at number one sa nakaraang eleksyon, meron siyang statement na talagang idinidi niya ang mga Aquino at si Chris Aquino ang nakatulong sa kanya sa eleksyon. Although marami raw tumulong sa kanya. Pero ang masakit sa Marcos supporters, ang nabanggit niya, salamat sa Marcos loyalist. Pero iba yung specific, banggitin mo yung Pangulo eh. Pangulo. Elected na yan eh. At saka, yan yung dalawa kasi ang nagdadala yun ng unit team. Noon, BBM at saka Sara Duterte. Mayor Sara noon at BBM. So, unit team yan eh. Hindi ko alam kung nakalimutan niyang ilagay yan, nakalimutan niyang banggitin, pero alam mo nga, sabi ko nga, politiko, sensitive masyado ang magiging statement dahil taong bayan po ang nakatutok dito. Siguro, pasalamatan ng lahat. At kung mayroong nakalimutan, o kung ano man, di isingit or ilagay ulitin yung statement para hindi maging ano. Pero ang problema, partner, nagagalit na yung iba eh. Nagtatampo na actually yung ibang mga Marcos supporters o Marcos loyalists at siyempre supporters ng President-elect
Bongbong Marcos Jr., partner. Oo, sa dami niyan, partner. Mahigit 31 milyon yan. Mm. At siyempre, malaki. At umaasa sila ng malaki dito sa senator-elect. Lalo't na number one partner sa senatorial lineup ngayon dito sa papasok na administrasyon. Oo, ang binabanggit kasi, alam nyo, kaya madugtong ko lang ako baka tayo lumipat doon sa ibang iso. Alam mo naman, pag binanggit mo yung Aquino, tapos parang hindi mo nabanggit yung Marcos, or mapanggit mo parehas, laging merong debate eh. Meron talagang magkakahiwalay na comments or interpretation ang mga followers at supporters. Mm-hmm. So, yun, dun sa puntong yun, dapat maging maingat ang ating butihing senador. Tulad na sinabi ko, bagito siya, bago sa politika, kaya siguro maaaring ganun ang dating. Mm-hmm. Unawain pa rin natin at itama kung ano ang pagkakamali para yung pagiging number one at kung paano ang paghihirap at suporta ng lahat ng sektor na nagdala sa kanyang tagumpay ay mawala na yung maaaring sama ng loob or pagkatismaya. Ayun. Para sa inyo, ano ang masasabi tungkol dito? Magkomento lamang sa baba at huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mainit na balita dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood, mga kapatid.